Welcome back mga ka-aldabel. Ito yung video na talagang napakaganda panoorin dahil medyo mahaba-haba ito. Talagang expose na expose mga ka-aldab ang pagmumuka o yung totally ganda ni Main Paul Gerson. Yung tipong simple lang pero talagang kikiligin ka. Di po ba? Yung tipong, well, malakas po talaga yung charisma ni Main Paul Gerson mga kaaldab, kahit saan angulo mo tignan, kahit saan mo, kahit sa likod, sa harap, kahit depende po, dumidepende, kumbaga talagang pag nakita mo mapapalingon ka eh, di po ba? Kaya nga po si Benny Cheng at si Leslie Mobo eh 101% tuwan-tuwa kay Main Paul Gerson. Kaya nga po siyang pinaka main event eh. Kumbaga siyang pinaka pinale, hindi po ba? Kumbaga sa laban ng mga boxing nung araw eh, kapag huling-huli na eh si Pacquiao yung inilalaban, hindi po ba? Dito ramdam mo yung masasabi natin na ano, hindi po ba? Pero okay lang yan mga kaaldab, at least kampante po tayo, at least matatag po tayo. Lalo na nga po kapag ang pinag-uusapan natin eh Aldab Nation, hindi po ba? Well, masaya po tayo ngayon. Lalong-lalo po ako ngayon, mga kaaldab, dahil may nabalitaan po tayo na napakaganda. Na andyan nga po raw yung mga kaibigan, kumbaga handler ni Richard Paul Gerson Jr. na si Laysam. Ano nga po ba? Real talk, para bantayan si Mengay kay Congressman Spotted? Baka biglang sumulpot kaya nagpadala si Alden ng mga taong makakabantay kay Mengay, di po ba? Although, o baka naandyan si Richard Paul Gerson Jr. Yan po yung iimbestiga natin. Sa ngayon medyo tahimik pa po dahil kumbaga katatapos lang naman po niyan at wala pa po tayong sapat na resibo na naandyan si Alden. Pero si Laysam at yung mga ibang malapit kay Alden 101% naandyan po ha. Baka may mag-react, sabihin wala namang kaming nakita Mr. Destiny, hindi kami naniniwala. Pero okay lang yan, hindi po ba? Pero nandun po talaga eh, kasi hindi naman po edited yung picture na pinakita ko, di po ba? Sa caption, kita nyo naman po. Ganun naman po tayo eh. Hindi tayo mahilig mag-e-edit. Kung edit lang po yung pag-uusapan, hindi naman po tayo siguro magpapahuli. Di po ba? Nakikita nyo naman po yung mga caption natin na gagawa po natin baguhin o talagang kunan, di po ba? Eh lalo pa po kung, pero hindi ko po ginagawa yan. Real to, kasi ayoko po manlin lang. Ayoko pong kumbaga gumawa ng istorya na wala naman pong katotohanan. Ang sa akin lang mga kaaldab, umaayon po sa mga ina-update, sa mga sinasabi at sa nagiging trending po sa social media. Po ba? Kaya nga po ako lagi nasisisi kapag may mga update tayo na umiingay. Maingay na po ito. Totoo lang po sa mga baguhang pulong sa channel ko, sa mga bumibisita. Yung mga ina-update ko, maingay na po ito. Hindi nyo lang po siguro nakikita sa wall po ninyo. O hindi po lang kayo updated pagdating po sa mga balita patungkol po sa Aldab, kay Alden, kay Mengay, kay Congressman Spotted. Kaya ako lang po siguro o yung mga iba lang po na updated, sila po yung nakakakita. Kaya nga po pag sinabi kong trending siya, marami nagre-react, hindi naman trending Mr. Destiny. Pero okay lang yan mga kaaldab, nire-respeto ko naman po at ginagalang yung mga komento. Sabi ko nga po sa inyo, karapatan nyo po yan. Ang sa akin lang naman kasi kung ano yung nababasa natin, nakikita po natin at napapanood natin, yun lang naman po yung i-update natin. Bukod dun, wala na po eh. Hindi po ba? Ako bilang true-blooded Aldab Nation, lagi ko naman pong sinasabi at paulit-ulit ko naman pong ina-update sa inyo. Depende na lang po sa pananaw ninyo, depende na lang po sa paniniwala ninyo kung ano sa tingin ninyo. Hindi po ba? Basta't sa akin, ang importante lang naman kasi sa akin mga kaaldab, maging updated po
pagdating po sa social media, napakaraming tao, napakaraming kumbaga kumakalat na hindi pabor sa Aldap. Okay lang yan, at least tayo lamang na lamang, di po ba? Tapos ngayon pa na nagsalita na naman po si Richard Polkerson na single siya, huwag siyang masyadong madalain. Ito yung natatawa ako, mga ka-Aldap. Bakit po ba lagi nilang minamadali si Alden? Eh, darating nga po yung tamang panahon. Yung tipong wala na pong gaanong hadlang sa kanilang relasyon ni Mengay. Kaya nga po si Mengay hanggang ngayon, tipo ba? Although sabihin natin, hindi mo lang Mr. Destiny matanggap na engaged na si Congressman Spotted kay Mengay. Ang gusto mo lagi si Tisoy, ang gusto mo lagi si Richard Polkerson, may pa sabi-sabi ka pang si Alden single, pero si Richard Polkerson taken na, etc. etc. Alam niyo, sa totoo lang, depende na lang po yan sa paniniwala at opinion ninyo . Basta ako, ang importante lang naman at ang gusto ko, maging updated po kayo. Napakarami po kasing binabato ngayon sa social media na talagang mag-iisip din po kayo, magtataka. Ang sa akin lang naman kasi, mga ka-Aldap, gusto ko maging updated po kayo sa mga lalabas at sa mga bagong video pa po. Ganun po tayo kasipag maghanap ng mga update, dahil sabi ko nga po sa inyo, ayoko pong mangyari yung mga dati pong nangyayari na naunahan po tayo, kumbaga napasabog nila agad-agad, kumbaga kahit na alam ko na nandun yun, hindi ko lang pinansin. Kasi dati, mga ka-Aldap, sinasabi ng mga mamis, mga titas, mga senior na true-blooded Aldap Nation sa atin, Mr. Destiny, kapag hindi naman pabor sa atin at hindi siya maganda, wag mo na i-update. Kasi sisikat lang yan . Yun po yung ginawa ko, na maling pagkakamali ko. Kasi hindi po lahat meron pong social media account. Yung mga nagsasabi, updated po talaga yun. Nirerespeto ko po yun at ginagalang. Tama naman po sila. Kaya lang, may mga tao pong mga mamis, mga senior, na paniwalain po nang magpasabog po ng mga fake news. Sila po yung nakakita at nabigyan ng maling impormasyon ng ibang mga vlogger, ng mga ibang article. Kaya nagkaganon. Kaya nasasakit na mga salita po binitiwang kay Mengay, kay Tisoy. Talagang mararamdaman nyo, mga ka-Aldap. Kaya ang ginawa ko, para matigil na yan, ako na po mismo nagbibigay ng update. Pero pinapaliwanag ko po ng gusto para mas madali nilang makuha at mas madali po nilang maintindihan. Kasi kapag kaiba po yung kwento, masasaktan po sila. Dito, direct to the point na edited lang yan, walang katotohanan yan, huwag po kayo masyadong maniniwala. Di po ba, wala pong ebidensya at resibo. Kahit papaano, nababawasan po yung ano nila, yung galit. Mapapaisip po sila na parang tama naman tong sinabi ni Mr. Destiny, may punto naman siya, di po ba? Real talk to, mga ka-Aldap. Well, hanggang dito na lang po yung updates natin, mga ka-Aldap. Comment na lang po kayo.